Magandang araw po sa inyong lahat. Tumako po tayo sa Panitika ng Singapore at ito ay ang papel na isinulat ni Catherine C. Lim. Tunghayan po natin sa susunod pong mga slides. Kaunting kaalaman po tungkol sa bansang Singapore. Ayon sa konstitusyon ng Singapore, ang nag-iisang pamansang wika po dito ay Malay na gumaganap ng isang simbolikong papel dahil po ang mga Malay ay konstitusyonal na kinikilala bilang mga katutubong mamamayan ng Singapore at tungkulin ng gobyerno na protektahan ang kanilang wika at pamana. So, nariyan po ang halimbawa po, yan yung larawan po ng alpabetong Malay. Okay? Ang Singapore din po ay isang bahagi ng British Malaya para sa maraming siglo. Kasi nga, ang mga Briton po ang sumako po sa bansang Singapore. So, Temasek ang dating tawag po sa bansang ito, Temasek, na kalauna po ay naging Singapore na ibig sabihin ay lungsod ng mga leyon. At ito ay bininyagan po ni Lakan Parameswara. So, si Lakan Parameswara po ang pangalan ng Singapore doon sa dating tawag na Temasek. Okay? Kaya, ang ibig sabihin po ng Singapore ay lungsod ng mga leyon. Kaya nga, kung napapansin nyo, ang kanilang trademark ay leyon. Diba? Yan yung trademark ng Singapore. Kabisera po ng Singapore ay lungsod ng Singapore pa rin. Ang opisyal na wika, kahit Malay po ang opisyal na kanilang wika, so may mga iba't ibang wika rin naman po na maririnig mo po na sinasalita po ng mga Singaporean. Ito po ay ang Malay, Ingles, Tamil at Mandarin. Kasi po yung Singapore po sa ngayon o sa kasalukuyan ay pinaghalong-halong iba't ibang lahi. Ang katawagan po nila ay Singaporean. Ang uri ng kanilang pamahalaan ay Parliamentary Republic. Sa kasalukuyan po, ang kanilang pangulo ay si Halimah Yacob. Ang kanilang punong ministro po ay si Lee Hsien Loong. So, yan po. So, ang mga akda ng panitika ng bansang Singapore ay gumagamit po ng mga pangunahing wika ng bansa. Kasi yan po yung mga pangunahing wika, yung Ingles, Malay, Standard Mandarin at Tamil. So kahit pa po ang panitika nito ay gumagamit ng maraming wika, ito pa rin po ay may sariling pagkakakilanlan dahil po sinasalamin pa rin ng kanilang panitikan ang kanilang lipunan at kultura. So, ibig sabihin, kahit gumamit man sila ng Ingles, kahit gumamit sila ng Malay, o kahit gumamit sila ng Mandarin o Tamil, kung ang nilalaman naman po nila, ang nilalaman po ng kanilang panitikan o mga akda, ay sinasalamin pa rin ang lipunan at kultura ng Singapore. So, walang kasiguraduhan po kung kailan talaga nagsimula ang panitikan ng Singapore, ngunit may mga ebidensya na ang panitikan nito ay buhay na mula noong taong 1830. So, yan pa, 1830. So, taong 1830, so, nagsimula ang, kumbaga, buhay na ang panitikan ng Singapore. So, narito po yung mga kilalang manunulat sa kanilang bansa, si Tan Swie Hian, Kupaw Kun,
Francis Pinang, Wang Gungwu, Edwin Sumbo, at marami pa pong iba. Ang nakikita niyo po sa screen ay ang iba't ibang uri ng mga magagarang bahay na makikita po sa Singapore. Ayan, tingnan po yung unang larawan dito po sa may kaliwang bahagi, sa itaas po. Sa ikalawa, halaman. Okay. Yung nasa gitna, yung ito po ang tatawa sa Lady House. Pang-apat, ito, nasa kanang bahagi sa itaas. Ayan, ganyan ang disenyo. At yung panghuli, yung nasa ilalim. So, puro glass. Okay? So, yan ba ang tipo mong bahay? Okay, yan po ba ang pinapangarap mong bahay? Maring isa sa mga larawang iyan. Okay? Kaya nga di ba po, nung nakaraang linggo, tinanong ko po sa inyo na ano-ano yung mga pinapangarap mong bahay? O ano yung pinapangarap yung bahay na gusto nyo makuha o gusto nyo matupad? So, bakit po natin bakit po natin tinatalakay itong mga bagay na ito? Dahil ito po ay may kinalaman po sa ating leksyon na ating pag-uusapan po sa araw na ito. Ito po ay ang pangarap ng isang mag-asawa na magkaroon ng magandang bahay na naaayon sa kanilang gusto. Okay? Tunghayan po natin sa susunod pong mga slides. At itong dream house na po ito, okay, itong dream house po ito, ay kanyang ipinagmamalaki sa ibang tao, diba? Kumbaga, kanyang ibinibida sa iba na magagawa niyang mapatayo ang kanyang dream house. So, hindi lamang si Tyson ang nagbibida ng kanyang dream house, pati na rin ang kanyang asawa na si Yilian sa kanyang kapatid na si Yiyeng. So, yung mga kaibigan po nitong dalawa, so pinagyayamang din nila sa iba. Okay. Na magagawa namin itong dream house na ito, ganito, ganyan, maaabot nila ito. Kasi si Tyson po at si Yilian ay may magandang trabaho. So, malaki-laki ang kanilang sweldo. At meron na rin po silang naiipon sa bangko nila, pero kumbaga hindi pa sasapat doon sa pinapangarap nilang dream house. Pero dahil sa uri ng trabaho mayroon sila, so malaki-laki ang kanilang sahod, so may posibilidad na magagawa po nila ito. Bago po tayo dumako sa ating akda na papel, yung mga nakikita nyo pong background images sa aking lesson presentation po, ito, kagaya po nito, yan po ang mga magagandang tanawin po na makikita nyo po sa Singapore. Okay, so dumako po tayo sa akda, at ito ay pinamagatang papel. So, bakit kaya? Ito po ay isang maikling kwento na isinulat po ni Catherine Lim mula sa bansang Singapore. Ang mga tauhan po dito, ang mga pangunahing tauhan ay si Tyson, si Yilian. Si Yilian ay asawa ni Tyson. Si Yiyeng ay kapatid naman ni Yilian, yung ina ni Tyson, at si Dr. Su. Ang tagpuan ay sa Terrace House ng ina ni Tyson. Ang simbolismong ipinakita o ginamit sa kwento ay ang papel. So, bakit kaya papel? Di ba po, kagaya ng isang papel, ating mga pangarap. Di ba? Kumbaga, naisusulat mo siya. Okay, naisusulat mo siya sa pamamagitan nito. Nagagawa mo yung iyong pinapangarap. Ngunit kagaya din po ng isang papel ay mawawala rin po ito. Okay? So, tunghayan po natin sa banghay ng kwento. Bakit kaya ganon? So, sa simula, ang paglalahad po o paglalarawan po ni Tyson ng kanyang minimiting dream house mula sa malalaking detalye hanggang sa maliliit na detalye nito. So, gustong-gusto po talaga ni Tyson na magkaroon ng kanyang isang dream house na mas magara pa sa mga nakakita niya sa kanilang subdivision.
sa mula doon sa sliding door na aluminum, tamang kulay ng carpet sa dining room. Yung gusto niya yung swimming pool niya ay courting kidney, 'di ba? At marami pang iba. So kaya kanyang idinetalye lahat ng gusto niyang mangyari sa kanyang dream house. Okay. Sa gitna po ng ating kwento, dahil sa obsesyon ng mag-asawa po na magkaroon ng magandang bahay o para makuha yung umakamit yung pinapangarap na bahay, so naging obsesyon po nila ang palakihin ang kanilang ipon po sa pamamagitan po ng pag-iinvest sa mga stock market na naging dahilan ng pagkabaliw po ni Tyson. Bakit po kaya naging dahilan ng pagkabaliw? Kasi nga nung unang mga linggo ng kanilang pag-iinvest po, ay biglang dumobo po yung halaga ng kanilang perang inilagak. Okay? So, hanggang sa nakaipon po sila ng $1,000,000. So, kung sa atin pa yun, malaki-laking bagay na yun, malaking halaga na yun, at magpagagawa na niya yung kanilang dream house, di ba? $1,000,000. So, mas malaki yun sa atin. Pero dahil mas gusto niya pang, dahil mas gusto pa nilang mag-asawa na mas lakihan pa yung kanilang pera, okay, mas lumaki yung kanilang ginansya, kumbaga, yung kita, okay, halos lahat po ng kanilang pera o lahat ng kanilang pera ay ininvest nila sa dalawang kumpanya. Ngayon, dumating ang panahon na biglang bumababa ang sales, okay, yung stock, okay, biglang bumaba, pero ang sabi pa rin ni Pilian, yung asawa po ni Tyson, na sabi ni Dr. Sue ay lalakas din ulit daw ang bentahan po ng stock market, kumbaga ang bentahan po nito, so lalakas din ang kanilang sales. So, naniwala si Tyson. So, yung natitira niyang pera po doon sa kanilang bangko ay inilagak niya sa dalawang kumpanyang ito. At ito na nga, hindi na nga sila nakabawi dahil biglang na bankrupt ang dalawang kumpanya kung saan siya nag-invest. Okay, so, ito po yung dahilan kung bakit hindi na po makakain si Tyson, kasi nga, nandun na sila eh. Malaki na yung naipon nila. Pero dahil nga sa pagiging yung obsession nila, o yun na, dahil sa pagiging greedy nila, di ba? Yung naging gahaman sila sa pera, kaya nawala din, eventually, nawala rin sa kanila yung kanilang pinaghirapang ipon. Di ba? Dahil sa paglalagak dito sa dalawang kumpanyang ito. So, hindi na sila nakabawi pa. At ito yung dahilan kung bakit hindi na kaya na ni Tyson. To the point na hindi na siya kumakain. Kumbaga, minamaltrato niya yung frustrations niya ay, kumbaga, ibinibigay niya o ipinapalabas niya sa kanyang dalawang anak. So, si Tyson po may dalawang anak. Okay? So, doon yung pinapalabas lahat ng kanyang frustrations, yung kanyang galit, di ba? Sa kanyang dalawang anak. So, at si Lillian ay walang magawa. So, natatakot siya kay Tyson. At dahil yung nanay, yung ina ni Tyson na laging nagsasabi sa kanila, kumbaga sa kanilang mag-asawa, ang ina ni Tyson ang kontrabida, kasi nga sabi ng ina niya na hindi naman nila kailangan na kumbaga magpagawa pa ng bahay, kasi maganda naman yung maayos naman yung bahay ng ina ni Tyson na yung terrace house, pero dahil nga mas gusto nilang bumukod, mas gusto nilang mas malaki, mas magarbo, yan ang nakuha nila. Okay? So, pinagamot po ng nanay ni Tyson, si Tyson po, pinagamot ng kanyang ina, pumunta sila sa mga doktor, pumunta sila sa iba't ibang albularyo, may sa albularyo pa, kasi nga doon po, mayroon doon po sila ni Tyson, at kung ano na pinainom kay Tyson, na yun ang dahilan kung bakit humina ang katawan niya at hanggang siya ay namatay.
Okay. So, sa wakas ng kwento, namatay si Tyson at ang pinapangarap na bahay ng kanyang bahay ay pinagawa po ng kanyang ina sa pamamagitan po ng isang papel. So, kung ano yung ninanais o ano yung pinapangarap o ano yung gusto ni Tyson, ayan yung pinagawa ng kanyang ina. Okay, kay para kay Tyson. At yan na nga, mas bongga, okay, bongga ang pagkakagawa o pagkakayari ng bahay na papel ni Tyson. At ito po ay dinala po sa kanyang libingan at sinunog. Okay, sinunog kasama niya. Okay? So ibig sabihin, yung pinapangarap niya na bahay ay hindi nangyari. Yung hindi po siya nangyari sa yung talagang konkreto, yung nakikita na yung natitirahan nila. Bagus, nangyari ito sa pamamagitan pa talaga ng isang papel. Okay, ano po yung aral na pulot natin dito? Matuto po tayong makontento. Diba? Matuto po nating pahalagahan kung ano ang mayroon tayo. Kagaya po nila na kung saan ay nakaabot na sila ng labis-labis doon sa kanilang ipon, imbis na ipagawa na nila iyon sa kanilang gustong bahay, ay mas naging, kumbaga nagpadala sila sa kinang ng pera, diba? Naging gahaman po sila. Okay. So, hanggang sa nawala sa kanila ang lahat. Okay. So, dapat matuto po tayo makontento sa kung anong mayroon po tayo. Huwag maging sobrang mapaghangad. Wala namang pong masama na maghangad ka ng maganda para sa iyong sarili o para sa iyong pamilya. Pero lagi po natin tandaan na ang sobra ay nakakasama. Okay? Tandaan niyo po yan ha. Ang sobra ay nakakasama. Kagaya po ng alak. Walang masama na uminom ka ng alak. Kaya lang, mas masama kung masobrahan ka sa pag-inom ng alak. Kasi ito ay nagdudulot ng hindi maganda sa ating sarili. Maaari ikaw ay makagawa ng isang bagay na hindi mo ninanais kung ikaw ay nasa magandang pag-iisip. Hindi po ba? Yan. Kagaya po sa kanila, naghangad sila ng sobra-sobra. Naghangad sila na mas mapalaki ang kanilang ipon, mas mapalaki ang kanilang pera. Kaya ang nangyari ay biglang nawala sa kanila. Kasi alam niyo po, class, walang constant dito sa mundong ito. Diba? Walang constant po. Lahat po ay nagbabago. Okay? Para po yung isang gulong, diba? Minsan, kung nasa itaas ka, hindi naman ibig sabihin na nasa itaas ka pa rin. So, darating ang panahon na ikaw ay mapupunta sa ilalim. At yan po ang nangyari sa mag-asawang ito. Okay? Na na-wash out lahat ng kanilang pinapangarap sa buhay. Na-wash out lahat ng kanilang pinaghirapan. Diba? Nawala lahat. So, yan po. Huwag po natin kakaligtaan ito. Okay? Matutong makontento at huwag maging sobrang mapaghangad. Pahalagahan mo kung anong mayroon ka. So, pinasa po natin akda ay isang maikling kwento. So, pag sinabi po natin maikling kwento, ito po ay isang akdang pampanitipang likha ng guliduli at bumang isip dahil mo sa isang tunay na pangyayari sa buhay. Ito rin po ang sino. So, binabalikta na lang po natin yung nakaraang leksyon natin para hindi po natin makalimutan. So, sa pagsasalaysay po, karaniwang iisang pananaw lamang ang ginagamit mula umpisa hanggang wakas ng kwento. Ang pananaw sa pagsasalaysay ay ayon po sa papel na ginagampanan o posisyon ng tagapagsalaysay sa kwento. So, mayroon pong tatlong posibleng pananaw sa pagkukwento. At ito, madalas po sa maikling kwento, ang ginagamit po na panauhan ay unang panauhan. So, narito po ang tatlong uri ng pananaw. Una ay ang unang panauhang pananaw. Pag sinabi po natin unang panauhang pananaw, ito ay ang pangunahing tauhan ang tagapagsalaysay. So, siya po ang naglalahad ng mga pangyayari batay po sa sarili niyang karanasan. So, doon po sa tinalakay po natin na akda, so ang tauhan, ang pangunahing tauhan na si Tyson ang siyang nagsasalaysay ng kanyang kwento o ng kanyang karanasan. So, ginagamit po sa pagkukwento dito sa unang panauhan ang mga panghalip na ako,
Ayan, ko, akin, atin, natin, tayo, o di po kaya ay kami. So, yan po yung unang panauhang pananaw. Ang ikalawang panauhang pananaw naman, ang mga pangyayari po dito ay inilalahad ayon sa pagkakasaksi. Ibig sabihin, ikaw yung nakasaksi ng pangyayari. So, ginagamit dito ang mga panghalip na ikaw, mo, ka, iyo, kita, kayo, inyo, at ninyo. At ang ikatlong panauhang pananaw naman, ang tagapagsalaysay ay humihiwalay sa kwento na parang nakamasid. Ibig sabihin, siya lamang yung tagapagsalaysay lamang yung tagalahad o tagasalaysay ng pangyayaring kanyang nakikita, yung nakikita niya sa kanyang paligid. Okay, pero hindi po siya involved doon sa kwento. Parang siya lamang po yung tanging nagkukwento batay po sa kanyang nakikita, naririnig, at nalalaman ang lahat ng nangyayari at naiisip ng mga tauhan sa kwento. So, ginagamit po dito ang mga panghalip na siya, niya, kanya, sila, nila, at kanila. Bago po natin tapusin ang ating talakayan, terima kasih kerana mendengar. Ito po isang wikang Malay na ang ibig sabihin ay salamat sa inyong pakikinig.